reklamo ng mga residente sa Maynila at Quezon City ang ilang hukay sa kalsada na bahagi ng flood control projects ng DPWH. Bukod sa mapanganib daw ito sa mga batang naglalaro sa lansangan, pinamumugaran din daw ito ng mga lamok. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Rafi, yung mga reklamo na yan, ayan yung mga sinalubong sa atin, yung mga residente na kinumusta natin kanina. Nang bisitahin nga natin yung mga hukay sa May Blumentritt sa Maynila. Yung salubong sa atin, talagang napakaraming reklamo ng mga residente dahil napakalaking perwisyo daw para sa kanila yung mga hukay nga na bahagi ng flood control projects ng DPWH. Katulad nga ng nabanggit mo, Rafi, ano, yung mga bata na nakilala natin, talagang marami raw sa kanila, lalo na dito sa may bahagi ng Barangay Paang Bundok sa Maydaloma, Quezon City. Karamihan sa mga bata may alipungan. Nakita na nga natin sila, Rafi, ano, nakilala natin yung ibang mga bata. Kinikwento sa atin ng mga magulang na talaga nalang sinusubukan nilang pigilan na maglaro yung mga bata sa kalsada. Kaso nga lang, siyempre mga bata, mahirap naman daw talagang mapigilan na maglaro. At kaya naman basa yung kalsada, Rafi, ay dahil every time na para mapigilan na umapaw yung tubig mula dun sa mga hukay ng DPWH, ay gumagamit sila ng pump. Ang problema nga lang, itong yung pinapump na water mula dun sa hukay ng DPWH ay sa kalsada rin lang naman ito naiipon. Kinakabahan pa yung mga magulang na nakausap natin, Rafi, ano, dahil malalim nga yung hukay, kaso wala namang maayos na harang, so parang naghihintay lamang ng aksidente itong mga hukay na to, lalo na yung mga batang naglalaro sa kalsada, eh baka mahulog daw dun sa mga hukay. Inaangal din nila, Rafi, na mabaho daw yung tubig. At dahil nga ito ay bukas at nakatiwangwang at malalim na yung hukay, naiipon pa doon yung tubig, eh talaga naman ang daming lamok. Sa dami nga daw ng lamok, eh kinukuha na lang nila sa biro, eh kulang na lang daw pagkagabi. Eh liparin na lang daw nung mga lamok yung mga residente, tangayin na lang daw sila. Ganun daw kadami yung mga lamok na talagang pinagpiestahan yung mga residente malapit sa mga hukay. May nakausap pa rin tayong isang ale, ano, na ang inaangal naman niya yung poso daw ng kanyang tubig na hindi lang naman sa kanya. Actually, ito ay para dun sa buong sitio nila dun sa May Blumentritt na nasira na dahil dun sa hukay. So problema na nila ngayon dahil ang hirap na nga lakaran, eh kailangan maghanap pa sila o magpunta pa sila sa ibang lugar para lang makapag-igib ng tubig. So hindi lang yun eh, Rafi. Nung habang tayo naglalakad dun sa may area na ito sa Blumentritt, isa sa malaking epekto sa, you know, sa ekonomiya ng lugar na yon, eh marami sa mga maliliit na mga negosyo ay nagsara na dahil nga dun sa hukay, wala ng traffic, hindi na makadaan, o kaya talagang naharang na yung frontage ng mga negosyo, kaya sa hindi na sila maabot ng kanilang usual customers. Kung hindi man nagsara, isang nakausap natin, eh talagang nalulugi na raw, more than 50% ang nawala sa kanyang kita, at dahil hardware sila, hindi nila mabayaran yung kanilang mga supplier, eh talagang napuwersa na sila umutang sa banko. So kinakabahan sila dahil kung magpatuloy pa to, kung matagalan pa, eh talaga namang hindi na nila alam kung saan kukunin yung pambayad sa inutang nila sa banko. So, ang problema rito, Rafi, nung tayo tumawag sa DPWH, talaga namang maaantala yung mga pagtatapos nitong proyektong ito. Ang original target nito dapat matapos by December this year. Itong 3.3 kilometer stretch na binubungkal para sa flood control project. Pero mukhang hindi raw talaga, hindi na ito matatapos dun sa kanyang target date dahil nga napakadami raw obstruction o yung mga harang, pati mga problema sa right-of-way. So humihingi ng pasensya ang director ng DPWH-NCR na si Reynaldo Tagudanto. Ang sinasabi niya, pag natapos naman daw ito ay malaking pagay naman para hindi mabaha sa Maynila. So ang hinihingi lang nila ay konting pasensya, gumagawa naman daw sila ng paraan. They're trying to work overtime. Ang problema lang daw talaga ay yung napakaraming obstruction dun sa pagdadaanan nitong mga hinuhukay nila para sa kanilang flood control project. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido.